Sa Instagram ay magandang tingnan. Sa bulsa ay magaan. At ang lasa, malinamnam. Nakakagutom naman yan. Hanggang dito, amoy ang linamnam. Ang simpleng pusit magiging espesyal pag in-order sa above sea level. At hindi lang masarap, pwede pang pagkakitaan. Talaga namang ibang level. Ako po si Robin Padilla at ito po ang Unlad, Kaagapay sa Hanapbuhay. Okay, tara, kain tayo! Okay. Ay, tama-tama, may tigisan tayo, kunin mo isa. Bagay yung ano din sa kanin. Ito masarap. Bili na natin ito. Ako, thank you, babe, ha? Ang sarap! Sigurado ako, gusto nyo din ng negosyong pagkakakitaan. Tulad ni Polsan. Kaya ngayon, pagluluto ng pusit ang ating papasadahan. At ang pagpa-franchise ng above sea level, atin ding malalaman. Kaya kung hanggang ngayon ay nasa opposite direction ka pa din sa pag-asenso, subukan mo na ang pusit. Baka ito ang para sa inyo. Unang taon po ng above sea level, umabot kami ng 50 branches all over Luzon. Dumami na po siya, iba't ibang lugar na from Visayas and Mindanao yung demand. Ang dami nag-i-inquire, gusto nila mag-franchise. Ay ayun, nung nag-celebrate kami ng third year, umabot na sa 150 branches yung above sea level. Unang mga nag-franchise sa akin, actually mga customer din. Pagkatapos nila kumain sa restaurant, magtatanong sila. Kasi natuwa sila, nasarapan sila, nagandahan sila sa produkto. Pag nag-franchise sila ng above sea level, package na po yun na ipoprovide naman lahat ng equipments, meron na rin libreng initial inventory. Tapos, pagka other expenses po, mga renovation, ang kami na rin po bahala doon. Kaya ang gagawin po ng magpa-franchise, magtitinda na lang after. Ititrain ko po sila for 1 week dito sa branch, sa main branch. Tapos kapag nagbukas sila, ititrain ko pa rin po ulit sila sa store nila. Mahigpit din kami sa quality, tinitingnan namin yan from time to time para ma-maintain namin kung ano yung lasa nung simula namin. May quality control, siyempre, no? Dinadalaw mo. Tapos lahat ng seafoods, sinusupply po namin lagi. Oo, kasi yung freshness di ba? Kailangan, importante yung freshness Fresh po araw-araw yan. Araw-araw din i-deliver. Sinisigurado ko no preservatives po yan. As in fresh po. Ang franchise po ng above sea level is 390,000. Kasama na po doon, worth 150,000 ng mga freebies. Kasama na dyan yung mga equipments, yung mga tools na gagamitin sa pagluluto. Tapos, may worth 50,000 initial inventory po. Dalawa po yung parang magiging negosyo mo kasi nag-o-offer kami ng seafood, tapos meron din non-seafood, mga Japanese cuisine, mga ramen, mga sushi, meron din. Tapos meron din pong milk tea. So ang lawak po ng menu yung ino-offer ng above sea level. At ang importanteng tanong ng madla, sa mga nagpa-franchise, magkano ba ang kinikita? Sa isang restaurant, usually, ang kinikita niyan isang araw, 40 to 80,000. Kapag weekends, holidays, umaabot siya mga 80,000 sa isang restaurant. So ang neto nun, kalahati. Maganda pala ang bigayan dito, mga tol. Kaya naman, madami na ding naipundar si Paul. Hay! Sana all! Yung tinitirhan namin nun, binili ko. Tapos, wow. Binili ko, syempre, para sa pamilya ko, para sa magulang ko.
na para meron na rin kaming sariling bahay. Tapos bumili kami ng kanya-kanya namin sasakyan. Ang nanay ko, nagkaroon din sila ng sasakyan. Ako, bumili rin ako ng pang-araw-araw na sasakyan. Tapos, iba't ibang mga properties din po. Nakakainganyo mag-franchise. Ano po? Kaya naman, hindi nagdalawang isip si Pamela para subukan ito. Kumain kami sa Pasig Branch. So, nasarapan kami. Hanggang sa paulit-ulit kami kumain, one time na nag-post to mismong page ng about sea level ng open for franchise. Then, ayun, nag-inquire kami agad-agad. At nagsimula na nga si Pamela. Ang pagpa-franchise ay sinubukan. Wala pang isang taon, bawi na ang puhunan. Nabawi ko siya within a year, actually. So, December ako nag-start, dire-diretso. So, sinamantala ko lang yung mga holidays noon, kaya nakabawi agad ako. Then, more on promotions, iba-ibang deals ang nilalagay ko para mabilis ang ano ng ROI. Mga kaginhawa ang nagsimula sa simpleng pangarap. Kaya naman, ang sarap balik-balikan ng mga tamang hakbang at sangkap sa pagluluto at sa buhay. Mula simula hanggang sa handa na para kainin. Ito ang proseso ng pusit na malupit. Tutur ko ngayon dito sa aming komisari at paano yung mga proseso ng paggawa namin ng pusit. Unang-una, dito namin nilalagay yung mga deliver ng pusit. Sinisimulan namin gupitin yung mga pusit. Hugasan na namin siya nung simula, inisigurado namin na bago namin timplahan, gupitin yung mga pusit, eh talagang malinis siya. Dito naman sa part na to, dito namin ginugupit isa-isa yung mga pusit pagkatapos namin siyang hugasan. Tapos pagkatapos nito, itimplahin na namin siya and then ready to pack na to. Ngayon naman, tuturuan tayong magluto ni Polsan. Diyak na malinamnam. Ngayon, tuturo ko ngayon sa inyo kung paano magluto ng squid fries para pwede nyo rin gawing sa bahay at gawing kabuhayan. Madami mang pinagdaanan, naging sagana naman sa karanasan. At ang natutunan, maituturing na kayamanan. Nung nagsisimula ako, alam ko, nagsimula rin ako sa wala. Tapos ngayon, since unti-unti rin na napagdaanan ko yung mga challenges na yun kahit nawala siya, kumbaga kayang-kaya kong ibalik yun, lalo pa ngayon na meron akong means para makabawi sa lahat. Huwag mo masyadong iisipin na pinabayaan ka na ng Diyos. Siguro it's a redirection para mas ma-realize mo kung ano pa yung mga bagay na kailangan mong pahalagahan. Walang madaling hanap buhay at negosyo. Kailangan kayod marino at dapat meron kanito. Dahil kung panghihinaan ka ng loob, lulubog ang mga pangarap sa malawak na karagatan ng buhay. Sama-sama tayong lalangoy patungo sa mas magaan na hinaharap. Ako po si Robin Padilla at ito po ang Unlad, Kaagapay sa Hanapbuhay.